Hi guys! Welcome dito sa The Sean Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. What? We have here the Two of Cups. King of Swords and the Queen of Swords. Meron kang self-love, self-acceptance kasi meron kang self-love eh. Accept mo yung sarili mo kung ano ka man, yung gano'n. And yes, na-appreciate mo yung sarili mo. Na you're complete. Na you're beautiful. You're handsome para sa'yo. Na you deserve to be loved. You deserve na i-value ka ng karelasyon mo, ng ibang tao din, ng mga tao, no? Ng mga nakakilala sa'yo. Ayaw mo nang inaabuso ka, ayaw mo nang mga abusadong tao, ayaw mo nang mga mapang-take advantage na tao. Kina-cut off mo yung mga negative people sa buhay mo, yung mga pwedeng past person mo, no? Meron kang kina-cut off dito or kina-cut off or pwedeng binlock. You're cold, unemotional. You believe in yourself. May tiwala ka sa sarili mo. With the World and the Queen of Swords. Merong union or may paparating na union or you're in a union right now or merong gustong makipag-reunite. Merong nagre-reconcile sa'yo ngayon. Merong kang person na meron kayong ano, mutual understanding. Pero hindi ka nagtitiwala, no? You're guarded. And para bang ginajudge mo itong person na to kung ano intention niya sa'yo. Kung papasukin mo ba sa buhay mo or hindi. May clarification dito. Clarification. May person dito na gusto ng balance, yung magkaayos kayo or makasal sa'yo. May person dito nga magte-take ng action or nagte-take ng action na gusto nga maging fair na sa'yo. Gusto niya magsimula ng maging fair sa'yo. Na magkaroon ng balance sa inyo. Pero parang wala kang tiwala sa kanya. There's an action from this person towards you. Nagiging giving. Gusto ng give and take. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra,
Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus with the World. Libra. Sino yung person na ka-deal mo dito? Devil. Pero hindi siya guarded, guys. And we have here the Seven of Pentacles. May addictions. Or else may sapi. Pwede din ako kasi. Devil card yun eh. Or else ay para pang may sungay. Yung ugali niya. Yung ganon. Or may tim yung budhi. Or kaya ay may pwedeng sex addiction, mga ganyan. Or else ay meron siyang mga bisyo. Negative attitude. Pwedeng manipulative. Or kaya this person is obsessed. Obsessive. Or else ay covetous. Ganun din yun. Possessive and covetous. Parang walang pinag-iba. And kababa yung wood niya. Fearless. Gusto niyang pumasok sa buhay niya or may gusto siyang papasukin sa buhay niya. Kaya nakababa yung wall niya, nakababa yung guard niya. Gusto niyang mag-give in ka din. Gusto niyang parang pinapainan ka niya. Ganito yung person na to. Parang pinapainan ka niya para kumagat ka. Or ino-open niya yung doors niya. Nag-aantay to kung kailan ka mag-give in din sa kanya or maging giving. Or else ay yung kung kailan ka willing na mapag-grow niyo yung na-stuck or na-stagnant na connection niyo or relationship. Nagkaroon ng posto eh. Walang growth. So, inaantay niyo yung mag-invest ka rin ng time and effort and energy nang sa ganun ay magkaroon na ng growth. Yung sinimula niyo yung dati nagkaroon ng pause. Dahil sa kagagawa niya din, guys, eh, kung bakit nagkaroon ng pause to. Possible, natakot, naging guarded, nakataas yung wall niya, tinas niya yung wall niya. So, we have here a Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Capricorn. May nahalo. More information about your person here. Gusto niyang bumalik. Mahilig, malibog to guys. Sumaring yun yung addictions niya. Kalibugan. Kung sino-sino na lang, parang ganun. Or parang player. Yes, a player type. A hunter type. Pero gusto niyang bumalik sa'yo. Dahil heartbroken siya. Kinat-off mo to. Or binlock mo. Dahil toxic with the devil. Attractive, good-looking. Yun nga lang. Gusto nito ng parang challenge sa relationship. Gusto niya yung pahabol-habol ka ba? Ganyan. Gusto niya ng challenge. King of Wands to eh. Gusto niya yung paiyak-iyakin mo siya.
gusto niya ng drama, yung saktan mo yung loob niya, ganito yung mga ganito energy. Pero pagka mabait ka, and pagka maunawain ka, pag naging nurturing ka sa ganito, magsawa sa'yo. Bagay, ito yung loko din klase ng tao. Yung nga, dapat meron kang self-love na talaga. Kasi itong person na to with the devil card, gusto niya yung may challenge. Gusto niya yung para siya mabaliw ba sa pag-ibig. Yung ganyan. Ngayon, kay kinat off mo, kay toxic, ano na lang, heartbroken siya. Gusto niya kayong bumalik. And with the Knight of Cups here, may offer to sa'yo. Gusto niya ng relationship again sa'yo. It's your ex with the Three of Swords. So, we have a Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Leo. So, yun. Ano feelings ng person na to sa'yo ngayon? Feelings niya. Confused, feeling stuck, na parang wala siyang magawa. Para bang yung nakamukmuk siya, guys. Na natatakot, may fear, na baka magpakasal ka sa iba. Or else ay with the Two of Swords, confused. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lalo na kung magpakasal ka sa iba, kung nagkaroon ka ng union or relationship sa ibang person, na feeling stuck siya, na parang traumatized, yung gano'n. Then, possible gusto niya makasal sa'yo. Why? Bakit stuck tong person na to? Or parang confused? Sasaktan nga. Sasaktan. Gusto niya pa makipag-ayos sa'yo eh. Lalo, malungkot siya. Dahil gusto niya pa rin yung connection yung dalawa. Or maring para naging energy vampire yung person na to sa'yo. With the Devil card and High Priestess. Dahil ayaw mo na. Ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. Sobrang nasasaktan siya. Feeling stuck na parang wala siyang magawa. No choice. Wala siyang magawa kundi magmukmuk sa gilid. Ganon. Ayun, magmukmuk. Nalulungkot or umiiyak po. Oh, may puso pa. Maaaring nakipag-relasyon ka na sa iba. Or baka ikakasal ka na sa iba. Ikakasal ka na, paano na ang puso kong ito? Ganon. Tingnan natin yung feelings mo sa person na to. It's your ex. Actually, yun, may option ka. May choice ka na sa love. Or options. Or dalawa lang sila, pero meron na siyang kahati sa puso mo eh.
hindi na sa kanya naka-focus yung attention mo. Parang scattered na. So, hindi niya na na-feel yung energy mo. Nahanap-hanap niya yun with the high priestess. Kung dati ay siya yung palagi nga nasa isip at nasa puso mo, ngayon ay hindi niya na yun ma-feel eh. Yun yung napapala ng mga abusadong tao. No? Ganon yung napala niya. Kaya na heartbroken siya ngayon. You're juggling. Hindi ka sure eh sa kanya. Or parang masyado nang madaming nangyari sa inyong dalawa. Or madami na siyang kasalanan na wini-weigh mo na kung pagbigyan mo pa ba o hindi na. Kasi masyado madami kasalanan yung personal feeling. Anong nais yung mangyari sa inyong dalawa? What we have here is the Nine of Pentacles and this Nine of Cups, 9-9. So, ang gusto niya matupad yung wishes niya, stability, yung kampante siya, komportable siya, mag-grant yung wish niya. Ano bang wish niya dito? Temperance. Gusto niya muna maging single. Yun ang gusto ng person na to, maging single kasi problemado. Gusto niya magpayaman. Dahil nasasaktan siya, gusto niya mag-focus sa sarili niya. Sa growth. Sa pangarap niya. And mag-heal. To deal with its problem. To deal with its baggages. Or to work hard para yumaman siya. Anong gustong mangyari ng person mo na to sa inyong dalawa? In the near future. Napiliin mo siya sa mga options mo. Piliin mo siya sa choices mo. Or kung meron ka ng new person, ay siya yung piliin mo ba? Na kung nagjo-juggling ka, kung wala ka mang option or wala kang choices, kung nagjo-juggling ka, kung still winaway mo, no? Yung advantages and disadvantages kapag nakipag-relasyon ka pa ulit sa kanya. Yung ganon. Gusto niya na piliin mo na magkaroon ng give and take sa inyong dalawa ulit. Na maging giving sa kanya. Yung ganon. So, anong gusto niya mangyari pa? In the near future, ano intention niya sa'yo? Magkaayos. To be in a relationship with you again. I-accept mo yung sorry niya. Na i-accept mo yung paghingi niya ng pasensya sa'yo. Patawarin mo siya. Na magkapatawaran na kayong dalawa. Na magkaayos na kayong dalawa. And what? Magkaayos at? Magkabalikan to guys eh. Magkabalikan. Na kayo nang muli. Na you will be in a relationship na.
Bala ka ba nitong pakasalan? More clarification, kung bala ka ba niyang pakasalan? May balak ba itong pakasalan ka? Nag-obserba pa. To be with you. Parang ano to guys eh, hindi siya naniniwala sa marriage or ayaw niya makasal. Parang ito yung person na ayaw niya makasal, ayaw niya magpakasal. Gusto niya lang is union, to make love with you. Parang pinag-iisipan niya pa or in-evaluate niya pa or else ay nag-obserba pa siya. Pero when it comes sa kasal, usaping kasal ay mukhang itong person na to ay hindi to nagpapakasal. Ayaw niya ng kasal. Or hindi siya naniniwala sa kasal-kasal na yan. Kung gusto niya makasama ka to be in a relationship with you, makapiling ka niya, may pagka-deceitful, maring may matinatago to sa'yo, maring kasado na to. Para bang nagmamatigas pagdating sa mga ganyang usapin, ng kasal. Bala ka ba nitong pakasalan? Balak niya maging asawa ka. Maging partner ka niya. Magkaroon ng stability sa inyong dalawa. More on passion. More on na ano to, mahilig to, malibog. Tingin niya magiging stable. Parang inobserbahan niya pa guys kung kung pakasalan ka niya. Parang pinag-isipan niya pa eh. Kung gusto niya makasal sa'yo, parang para sa kanya yung marriage is a big deal. Parang ganyan. Yes, gusto niya makasal sa'yo na gusto kanya mapangasawa, maging partner in life. Kasi matindi yung libog niya sa'yo, matindi yung desire niya sa'yo. Yun. Ano bang gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person na to? Yung totoo. Actually, interesado ko pa rin naman sa person mo na to. Nangispy ka pa rin naman sa kanya, pero maring nakablock lang talaga siya sa'yo. Or binlock mo, or ayaw mo nang papasukin sa buhay mo para mabigyan mo ng leksyon, parang ganyan, no? Na magkaroon, ang gusto mo dito, magkaroon ng reunion, no? Magkaroon ng union. You will be together, na puno ng pagmamahalan. Na totoong nagmamahalan. So parang inobserbahan mo tong person na to kung nagbago na ba. Kung mahal ka na niya, yung ganon. Or mahal, kung mahal ka ba talaga niya. So, tanungin natin yung baraha, no? Kung mahal ka nga ba talaga ng person mo? Kung totoong mahal ka nga ba niya? Ang sagot is, ito. Nalulungkot siya. So, ibig sabihin may feelings to sa'yo. Namimiss ka niya. For clarification pa. Nalulungkot siya pag wala ka. Ang lungkot ng buhay niya, ang sad. Para bang ang tamlay niya pag wala ka. Mahal ka ba niya ng person niya? Gusto niya magkaanak kayo? Gusto niya bumuo kayo ng family? Gusto niyo maging masaya kayo? Mamuhay ng prosperous? Yes, mahal ka niya. Kasi ikaw yung parang araw ng buhay niya, liwanag ng buhay niya. Ikaw yung nagbibigay ng liwanag sa buhay niya, pag-asa. And energy.
Pagka wala ka, matamlay siya, malungkot. So, ikaw yung nagbibigay ng happiness, energy, kaya gusto ka niyang makasama eh. Anong advice ng angels for you? Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So, mag-spend ka ng time sa nature. No? Sa mga gubat-gubat, or kaya sa yung safety naman na lugar. Or kaya sa mapuno na lugar ba, no? Yung fresh. Yung marelax yung isip mo. Yung mahil ka, yung ganyan. Yung place na serene, yung ganyan. So, relaxing, yung mga ganyan. O kaya sa tabi ng sapa, yung mga ganyan, may mga sapa, ilong, mga ganyan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko at paki-like naman at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.